Ikadalawampu ng Agosto, Huwebes, Pagunita kay San Bernardo, Abad at Pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Muling nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng mga talinhaga tungkol sa nangyayari sa kaharian ng langit ang kwentong ito. May isang haring naghanda sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ipinatawag niya sa mga katulong ang mga imbitado sa kasalan pero ayaw nilang dumalo. Muli niyang pinapunta ang iba pang mga katulong para sabihin sa mga inaanyahan sa kasalan. Naghanda ako ng pagkain, nagpatay ng mga toro at mga pinatabang hayop. Handa na ang lahat kaya pumarito na kayo sa kasalan. Ngunit hindi nila pinansin ang paanyaya. Sa halip ay may pumunta sa kanyang taniman at sa kanyang negosyo naman ang isa pa. Sinunggaban naman ng iba ang mga katulong ng hari, nilibak at pinatay. Lubhang nagalit ang hari kaya't ipinadala niya ang kanyang hukbo para puksain ang mga mamamatay tao at sunugin ang lungsod. At sinabi niya sa kanyang mga katulong, handa na ang kasalan, pero hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo ngayon sa dulo ng lungsod at anyayahan sa kasalan ang bawat makita ninyo. Kaya agad na lumabas sa mga daan ang mga katulong at tinipon ang lahat ng makita, masama at mabuti, at napuno ang kasalan ng mga nasa hapag. Pagkatapos ay dumating ang hari para tignan kung sino ang mga nasa hapag at napansin niya ang isang lalaking hindi nakadamit pang piyesta. Kaya't sinabi niya rito, kaibigan, paano ka nakapasok ng walang damit pang kasal? Ngunit hindi umimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga katulong, igapos ang kanyang mga kamay at paa at itapon sa dilim, kung saan may iyakan at pangangalit ng mga ngipin. Maraming ang talaga ang tinawag, pero kaunti ang pinili. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. At sinabi niya sa kanyang mga katulong, handa na ang kasalan, pero hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo ngayon sa dulo ng lungsod at anyayahan sa kasalan ang bawat makita niyo. Inilalarawan ni Jesus ang kanyang mga huling araw sa pamamagitan ng isang piging na ihahain ng isang hari para sa kanyang anak na lalaki. Piling-pili ang mga unang inanyayahan kung saan pinapunta ng hari ang kanyang mga tauhan, ngunit ang mga ito'y hindi pinansin at sa dakong huli ipinapatay niya sila. Ang ganitong hakbang na ginawa ng mga inanyayahan ay katumbas sa pagdeklara ng gera laban sa hari, kaya't inuutos nito ang pagsunog sa kanilang mga lungsod. Sa dakong huli, inanyayahan ng hari sa kasalan ang mga taong di kilala na mula sa mga kalye. May isip natin ang mga magbubukid na nakapasok sa loob ng palasyo at namamangha sa maringal na piging. Biglang mapuputol ang kasiyahan ng itoon ng lahat ang kanilang pansin sa isang taong hindi nakasuot ng damit pangkasal. Sa parabola, ipinapakita kung paanong binigo ng Israel ang Diyos. Sa pagtanggi nilang makinig sa mga salita ni Jesus at dahil hindi sila nanalig sa kanya, naging kawawa sila bilang isang bayan. Samantala, ang mga pagano ang siya pang tumanggap sa paanyaya ng Diyos na pagliligtas. Sa mga mariringal na handaan at kasalan, karaniwan ipinaghahanda ang mga panauhin ng mga magagarang kasuotan. Wala kang pakundangan kapag pumasok ka sa handaan na hindi nakabihis ng magarang kasuotang inihanda para sa iyo. Pagsasagawa. Hangad ng Diyos ang kaligtasan ng lahat ng tao, ngunit hindi tayo maaaring lumapit sa Kanya
na may pusong mapagmalaki at masuwayin. Thank you.